Yeah. Para sa actually, team fight. Parang nga talaga sila nagbaliktad. Nung game 1, Bren Esports, sila yung fundamental. Sila yung parang frontline only, independent side lanes, tas objectives when we can. Itong Bren ngayon, sila yung maka-flashy. Di ba parang ang dami nilang gustong gawin? Tama, tama. Hindi lalabas mamaya guys ang Hayabusa sa rank game. Meron tayong Alice na makikita. Oh, at least. Tingnan natin kung paano nila gagawin dito. Yaku and FlapTC nagharap. Parang mas mahirap ata kalaban ng ano ah, Esmeralda against. May sunog factor lang eh. Etong si ano eh. Si Tams eh. May ano, may burning sensation. Offlane Alice. Oo, offlane Alice talaga. Ah, pwede nga rin ano eh, offlane ano eh. Tawag dito, si Cecilia. Kaso maganda lang sa Alice. Kanina yung gumagana, din pinagana nila yung hindi masyadong inaalagaan. May pang-out din kasing Alice eh. Oo, oh, yun. That's, I think, the reason why offlane Alice, maunang mauso yan, kesa offlane Cecilion. Pero ito na, binisita ni Arvs, si FlapTZ sa baba, sasayaw, makakalayo. Okay, not enough to lock down the Esmeralda. Yung Cecilion, gumagana siya sa mid, kaya napapagana siya ng ibang teams, is because dun lang siya titira. Again, yung figure 8 rotation bilang support. Pero sa offlane, parang hindi gana eh. Sayang, ang hirap, mabagal. Medyo nga mabagal, pero just to sustain lang daw pala na linya dito. Baby bounce yung ball, very aggressive still. The main tank here is the PNK, the popular na Cupa. Talagang... So, ang interesting dito, no, sabi natin siya yung main tank, siya yung frontliner. Instead of one big life bar, dalawang hinate. Oo nga, no. Kumbaga, may saling method, FlapTZ, and Rebo. Talagang kakapalan sila, parehas tahimik. Itong dalawang team. Parehas lang ano, nagkakapaan ng ano, kung sino unang marorotatan. Pero pwede siya mamburst dito ha. Open na to si Jake Datov. Anytime, pwedeng tumalo niyan. Let's see. Score natin, wala pa guys. Gold? Wala pa. Dikit, nadikit pa rin. Oops! Ayun! Mukhang binisi dito si Pew sa taas. Bouncing ball dito by Yami. At siya ang nadelikado. Flicker out by the Kufra. And here comes the Dark Knight falling on to your Kuya Pew. Idol mga kids, sa baba naman si FlapTZ. If anything, itong first blood, mga yung first 3 or 4 kills, parang it doesn't count as much. Lalo na tulad ng game 1. Lamang yung PBE nung simula. Pero ang importante dito, follow through. Hina natin kung kaya to ng Playbook Esports. In the lead sila, mga 600 gold. Ang ganda na pinapakita dito ng ano ah. Turtle resurrecting soon. Playbook Esports sa ganung galaw pa lang. Inintay nila yung ano eh. Mawala ng orb out. Itong si Alice. Nakakuha pa nila. Jake the Dog, medyo tahimik ang rotation. Alice lang atang ikutan niya dyan, no? Lagi. Oh, parang sayangin niyo yung, ano, yung blood out. Ayun! Caught out! Into the wall! Napa-ult dito. Si Pew, going to go out. Ay! Naisa siya, pero sinundan. Kala ko, go pa eh. Medyo ganda nun, ha? Oh. And si Yami. Pinasok na dito sa torre. Yami Doodles. Arbs, bumaw na rito. Rebo, makukuha pa nga. Nagpa-dream, wala silang makita dito. They're able to take down Arbs. Sumasidestep pa nga si Lasty, na-apektusan. And another one, Jake the Dog, they want to catch this dog. Wala din dyan. Galing. Play! Ngayon si FlapTZ naman, ang taas at delikado. Babagsak ba dito si Esmeralda, Yako, and Ryota. 2-on-1 action. Down goes the Esmeralda. Nakalamang doon ang Playbook Esports. Up now by 1,000 gold. Ang galing. Commended Jake the Dog. Yung sa gitna men, yung flicker back niya after ng execution. Ang ganda nun, the triangle offense. Tapos na gano'n siya, no? Shimmy shake na angle breaker. Oo. Ang ganda na pinakita doon. Suabe, props. And 4-1 natin score in favor nga naman ng Playbook Esports Plus. Objective nasa PBE. Hindi ganun ka-aggressive yung Bren Esports sa ganito lineup nila compare sa kanina natin nakita. And hindi nila kaya eh. Oh, swap lane. Makukuha. Si Pew, bumaba naman. Blood out, back into his turret. Ah, hindi na mahabol to. Kala ko mauhuli eh. Wala na ito eh. Nakatapat na yung bilog nung ano eh, Feather Earthstrike eh. Yep, pero out of range, saktong out of range. Pero the rotation coming from the three members of Bren Esports, na-snatch nila sa
successfully dito yung purple buff na play mong esports. Ayan. Mm. Score guys, 4-1 pa rin. Gold, 1.2k in favor of play mong esports. Oh, ito pa, round 3. There you go, Dark Knight Falls. Binisita na naman si Few. And siya rin, meron din siya outplay mechanic. Blood flow into the back lines. Balik. Again, ang ganda ng independence ng Alice dito, no? Parang kahit apat yung bumibisita sa kanya, boy pa rin siya. Ayun, si Ribo. Ang ganda ng pagtawid dito ni Ribo. Tumama pa rin kahit nasa bush dito. Yami versus Carl PZ. Nakikipagkapanin po medyo sila. Dinaan nila sa ano? Sa rotation, pinipilit nila mag-rotate yung playbook esports, tsaka sila sasalisin ang objective, which is ang nakuha nila is yung ano, mid turret dito. Mid. Pati turret dalo. Kasi ang layo niya ako. And there's a steal attempt by Arvs. Di niya nakuha. Ngayon mukhang papatong sila dito. Flap TZ is the target. Ryota. Gonna dash out. Okay. Interesting. Tama. Tingin ko lang ito eh. Oo. I like what Brennies Sports is doing. Prof, nabanggit mo nga siya, no? Since nasa defensive sila, they are on the back foot. Ang gagawin nila, guguluhin lang nila yung playbook esports. And they're in a position to do that. And there you go. Dark Knight Falls. This is going to be a fight. Ribo getting jumped onto by Jake the Dog. There's a kill. Down goes the Valir. Kung si Carl TZ naman. Oh, Flap TZ ang sunod. Down he goes. Wala na Esmeralda. Lasty. Kaya mo ba to? Ryota with the Ionic Edge. That's 3-for-none. Playbook Esports ang lamang. Jake the Dog. Tamang kawalan dito. Nang River Crab. Mid, is that a fight? No, it's not. Yako going to be disengaged upon. Ito si Few. I'm not feeling him as much. Kadalasan ang ginagawa dito, panggulo lang. So, in that situation, kung saan yung playbook yung naghanap ng away at hindi si Few yung target, parang nahirapan. Exactly. Nadihado ang Bren. Medyo lumigo. Nakukuha na ito yung playbook esports yung Team Black. Nagusto nila sa ganitong lineup. Kaya na kung titignan natin, hindi rin ganun makagalaw yung tank type na BNK. Napopulit yung item check. Tignan natin kung anong-ano item sila. Oh! Deadly Blade agad. Yung PNK para ma-disregard agad yung mga sustain dito ni Tams and of course ni Uranus. That's an early ano ah, Deadly Blade para sa isang PNK. Going for ano to siguro, next item Thunder Belt o Immortality. Pero yan, kumakasa na sila dito. Yaku backing away against 3-man rotation from Bren Esports. Nagpag-ibo na rin. Ay! Pag na-orb out sila, na-orbin sila dito, dumilim. Alam na nila miss position. Cartesi, wala siya makita dito using the Lancelot. Ay, lumigo siya sa likod. Kukuha ng isang buff and he was able to snatch the orange buff. Ay, nakuha niya ako. Save. Nakuha ba? Oo, ayun o. Ah, okay. Kala ko, nakuha niya ano pa eh. Ni Cartesi eh. Hindi kay Jake, pero at least nakaya ako. Oo. Na-denyan pa rin sila. That's a good move coming from Playbook Esports. Jumping in. Nagkanakaw pa ng turtle dito. Pulado rin si Yami. Flicker out. Inanarapan nila. Walang padilim. Time to strike for the Bren Esports dito. Jake the Dog trying to hold ang kanyang buhay. Petrify sa mukha. Nakukuha pa ata ng Torre. Going in as well. Double kill. Killing spree naman yung kamila dito. Triangle offense. Sinatid pa uwi si Yaku. Disengage siya muna ang side ng Playbook Esports. 3-man down. Oh, Ryota! Ionic Edge! Isa pa! Ooh! There's the flicker! Gets the kill onto Carl TZ. Not even a shutdown kasi umahabol pa lang doon ang Bren. But nonetheless, Prof, ang daming nakuha nung Bren sa turnaround na yun. And just like that, lamang na ulit sila sa gold 1,000 despite being 9-4. 9 minutes in. Oo, nadadaan nila sa objective. Uh-oh. And another jump. Dayakap ng kalabati dito. Trying to control Alice, baby bouncing ball, orb out as well, sinalo siya dito ni Ryota. Ilabas yung mga ano dyan, yung mga platito sa gilid. Orb out na naman. Kaliwat kanan, disengage si Yami Buhiwelo. Kala ko mahuhuli pa si Yami ha. Nakabang si Ribo dito, bursting fireball. And reset ang both teams dito. Walang gusto magbigay ng ano ha, ng mid side talaga dito ha. I mean mid nope. lane. Nope. Hanggang dyan lang daw yan. As long as yung tore ng Bren sa mid ay buhay pa, they're safe. Hindi pa kayang gumalaw masyado ng PBE. And wow! Oy! Dalawa yun ha? Dalawa! Si Ryota at si Jake ang bumisita doon kay Few at hindi nila mapatay. Nang Flap TZ, Falling Star Moon out. Hinahabol ito ni Yao. 1v1 sila.
Ribo versus Yami at mo ang babagsak dito si Yami. Too much for one Kufra. Tama, tama. Wala nga, that's a thing, and it's a miscommunication. Go-go sana sila, pero mali siya na nasa lumong dito. Yaku, hinatak, pabalik! Grabe naman yun! Reverse nun! The turn! Oo! Parang kaya sana, oo, kaso ang layo ni Arbs, tsaka si Jake the Dog din. Ayan ang mahirap sa isang Hellcurt. Lalaban lang siya pag siya yung may kaya, pag gusto niya. Wala siyang turnaround mechanic. I mean, may petrify, pero siya pa rin dapat yung pipili ng laban. Walang counterpunch dito, ang Hellcurt. Pick, ano lang siya talagang picky fights lang ang pwede niya pasukin. Kasi very squishy eh. Sobrang lambot na ito eh. Ng side ng Hellcurt, look at that. Eh hindi pa, siya pwede palabas-labas sa mapa, lalo wala siyang pamilin. Yep. And ang taas din ng cooldown nun eh. Ayun, trying to catch. Miss pa siya guys. Yung buhay na pwede niyang talunan. Ayan, disengage siya muna ang Brenny Esports. Regaining the composure. May laban na sarili doon sa top lane. Disengage siya muna as well. Di Alice, hindi nila mahuli Alice. Kailangan, abangan lang ng ano eh, ng Hellcurt yung pwede niyang gawin eh. Si Lasty, pwede niya mahuli. Or etong si Ribo, the Valiant. Yeah. Actually, lahat magandang target, wag lang si Pew. As in, wag lang si Pew. Siya yung pinakasayang na target ng kahit anong atake ng Playbook Esports. Oh. So, maganda ang ginawa dito ng Brenny Esports in that regard. Maganda yung decision nila na pipili tayo ng Alice, talagang panggulo lang. Ayan na, ang gaganda ng mga pwestuhan dito ng Brenny Esports. Checking the Lord. Kanya-kanyang trap. Si Yami, ganda rin ang pwesto dito ah. Ang alam lang dito ng side ng Brenny Esports is kung nasan yun nasa side push, which si Ryota nais pa lang agad nila. Oh, sa baba. Check this out. River Crab. Ayun! Ribo, kahuli dito. There's the Falling Star Moon. Ayan ang, ayan ang dapat gawin talaga ng Playbook Esports. Oh. Pitas, alis. Kasi may ganti. Ayun oh. Mm-hmm. Look at that. Ay, nagpintis! Lugis na sa ganti. Oo, may, yung ganti ng api, delicate sila dito. Kaya dapat pag ali, ano, birada, ano na, aalisa na, mapaparak pa sila dyan eh. Ayan na nga, si Black TC, tinalong pa si Hellcurt, bakit dun ka? Kinaya. Oo, dapat kumakala dun sa base mismo, dun ka na gano. Naglakad ka na lang. And that's a double kill para sa side ng Brenny Esports. Si Lasty lang ang binigay for 3. Oh, Cartizzi, muntik na. Ryota, nakaisa pa dito sa Lancelot. But in the back lines, Flaptizzi finishing off. Kuya mo, Yako. Okay, at least it's not a wipeout. But still, a 4-2, 4-1. Mabigat yan. Brenny Esports, ginagawa nila yung ginawa nila last game, Prof. Yung early game, kakapain muna nila. And now, I think they're in prime position. I think they're doing better now, for sure. Lamang pa rin sila sa farm, ha? 2K. Oh, lamang sila sa farm din. Kasi nakukuha na nila momentum, eh. Kung nakikita nyo kanina, lima ata o apat ang lamang dito in terms of kill ngayon, umahabol sila plus the objectives. Kailangan pag-usapan ito ng Playbook Esports kung paano gagawin. Ang ganda sana eh, nag-umpisa na si Jake eh. Ganda ng pick-off niya, yung pamimili niya sa pag-pick-off. Kaso, hindi sila nakakaalis agad. Yun ang problema. Yeah. Ang bilis yung mespo eh. Oh, at saka yung Hellcurt, man. Parang hanggang dyan lang, parang never mo siya mararamdaman na nakakatakot totally. Kasi nga, looking at the farm now, medyo bitin si Jake the Dog. 7k lang siya, kumpara dun sa offlaners niya na 9k. Okay, tama ka nga dyan. Ayan na, bait lord lang to. Trying to bait the lord to get the position kung nasan ang Playbook Esports members dito. Alam na nila, dalawa nasa base ng Playbook Esports, Tams as well as Alice. I mean, tawag dito para sa. Ayan na. Possible clash, masyadong malalim. Ryota taking a lot of damage against 4 members of Brenny Esports. Ayun! Napili and disengage na. Yan ang magandang laban dito, pero nasa ng backup to protect Jake the Dog. Nauna pa nga pumak dito. Baby bouncing ball, Yami. Wrong decision yun ha. Pumak na ito nyo. Bakit ka pa gumawin dito? Doing a great job for Yaku. Ay, nakabal! Yun! Ang ganda ng pektusan dun. Saan galing yun? 3-4-2. Galing sa gilid, Prof. Tapos yung isa galing sa likod. Ngayon, si Pew naman dito ang paghihigantihan ng dalawang to. Yaku and Arbs. Ops! There's a nice flow swap.
at Flicker dito by ako. Off camera, tuloy pa rin ang laban. There's the feathered airstrike. Hindi nila mapatay. Kasi Phil, finally, bumagsak ang Alice. At ngayon, mukhang lamang ang Playbook Esports dahil sa magulong teamfight na yun. It's a long engagement, but nonetheless, Playbook Esports coming out on top. This is a free Lord, pero kulang yung main damage nila. Wala si Helkert. Oh, pero may bursting fireball pa to, ah. Kung gumalaw, kala mo si ano, no? Si Pac, si Alice. Oh. May Corbin, may Orb out, ah. May bursting fireball coming from Rebo, lastly as well. Ayan na, going in, nagpa-dilem. It's only a trap. Alam nila, misposition sa Pen Esports. And this is a clear Lord para sa side ng PBE. Buwe-buwelo ngayon ang PBE against Pren Esports. Clear orb, clear Lord, first Lord. No, ang tagal na laban na to, and this is more competitive than game one. This is a Lord that's going to be marching down mid. Man, yung clutch na Dark Knight Falls, yung pinaka-importante. Feeling ko that's really what bought them this Lord. Tama. Let's see kung anong gagawin dito na Playbook Esports trying to hold yung kalamangan nila. Kailangan nila alagaan to. Big fish yung kalaban nila right now. Pren Esports getting a lot of pressure each and every lanes against Playbook Esports. Ayun na, nahuli na rin dito. And that's a good burst. Yan ang sinasabi natin kanina. Nakuha na nila yung momentum. They already have the proper arsenal to destroy each and every member of Pren Esports. I think it's come to the point na basta maapag Dark Knight Falls or ma-silence si Pew at the right moment, kaya na nila. Hindi na sayang yung paghabol. Maaga tumawag si Ginoong Valdez dito. Puwer-puwersa na ang buong Playbook Esports trying to hold this engagement muna. Taking it very slow just to make sure na walang magkamali sa PBE. Yep. For the first time, medyo decidido na ahead lamang ang Playbook Esports dito. 7-4 turrets, the first Lord of the game. 7k gold lead. Ganun kabilis, Prof. Yung dalawang na-push nilang turret, tatlo. 7k gold agad. Kumenta sila ng isang maigi nun. And yung mid frame na basag dito. So, tingin ko, hold lang ang gagawin dito ng Pren Esports. Ang kailangan lang dito ng PBE to make sure na to steal each and every buff na rin para mabawasan yung problema nila against Pren Esports. Yep, choke out the resources, no? Kasi Pren Esports, meron sila dito traditional core, si Lancelot. So, medyo nahirapan din si Carl Tizzy. The Hamak, 3-3-5, you could be doing much better with a Bounty Hunter Lancelot. So, key rin dito talaga yung pagpasok ni Jake the Dog. So, naghahanap tayo dito ng isa pang deciding team fight. Hopefully, it's not a trade. Kasi kapag nagtitrade yung mga teams natin dito, parang gumigit na lang ulit eh. Parang patas na lang ulit, and then maghahanap ulit tayo ng lead. But right now, Playbook Esports, their goal here is to maintain the lead. Now, where did the buff go? Oh, Cartesi. Nako niya pa rin. Retribution. Ayun. Tumalo na dito. That's a good hold. Sustaining ang niya sarili. Ayun na si Jake the Dog. It's time to strike. Knock up si Ryota dito. Trying to hold them from the back lines. Destroying the Uranus skill. A good sustain game. Mabili dito. Full kill. Hindi nila napapansin si Arms. That's a free hit. Ang isang farsa against the two members of Prenis. Anong item nun? Grabe naman ang burst yun. Lightning Tranchon. Dalawang Tranchon, tsaka Durance. Yun lang. Oo. Impure Rage, feeling ko. Crystal, naka-crystal na to si Arms. So, nakatawa naman that the main damage na kulang kay Jake the Dog nababawi dito sa farsa ni Arms. So, so far so good. Playbook Esports, naharap nila yung tamang timpla. Another Feathered Airstrike to help confirm this kill. But it's not gonna happen. Cartesi, execution. Oops! There is the Dark Knight Falls to save Yami. Okay, galing. Buho pa rin ang Playbook Esports. Oh, ayun na. Ayun o, bang! Ah, grabe naman, sabay. Ayun! Pasok si Carl! Oh, shutdown! Hinuli na niya. Time to strike. Wala nang pang huli sa likod nila mismo. Ang layo ng talon nun, no? Dash yun. lahat, ginamit niya lahat ng dash. Oh, ang lalim eh. From mid-turret yun, guys, ha? Kung paano tinalo ni Lancelot. Half court. Oo, half court eh. Parang ano, alam mo yung isang dama? Yung pag... Yung ganun ni Arden. Oo, nag-Eurostep. Yung isang turn lang, oo. Nag-Eurostep. Wala bang traveling yun? Ayun na, dumilim na.
Perfect padilim pero Yaku is down. And Ribo pulado na rin. Uy! Nailigit sila dito. The Mako is out. Mali. Immortality pop. Yami boy ka pa. Ryota na lang. Si Yami na lang ang natitira. Ako po. Isa na namang turnaround dito, bro. Mukhang sabi ni Ginoong Gonzales, parang mamaya na lang. Oo. Iba sabi ni Mr. Valdez dito, mamaya ha, pasarapin muna natin. Nasa ano, malapit na yung prime time eh. Sino si Gonzales? Iba yung commissioner mo ha. Ibang liga, sorry. Ibang liga si Mr. Gonzales. Ayan. Pinsan pala, sorry. Oo, pinsan yun. Item check nga ulit kung may nagbago na. Dumul Truncheon nga. Truncheon. Oo. Tapos, ay, makati na rin si Actually, if you din, naka-double Truncheon action. So, yung mga pagpasok niya dito, kahit yung bato niya lang nung blood flow, masakit na rin. Oo. Yun yung pagpasok niya, di ba? Sabay mag-ano siya, Winter Truncheon. Oo. Ayan, nakay. Uy. Kala ko yun. Ah, hindi. Iniintay lang nila. They want to take the Lord sa border area nila. Hindi nila sasalubungin to avoid the yung backend sila mapitas. Which is kanina ginawa to ni Lancelot, ni Flap TZ, I mean, ni Carl TZ na napakadali. Ayun, napagbaon eh. Possible yan. Iniintay nila eh. May padilim pa. May petrify as well. Complete Ricardo. So, yun na. Pinadilim na. And yun lang gusto nila, pinupoke lang nila para ma-activate yung skill dito ni Jake. Pinipilit, yep. So, oh, here we go. Another ult, jump in. Ang gandang yakon kay Kyle TZ. Bagsak ang Lancelot. Ladies and gentlemen, susunod na ba dito si Few? And the answer is yes. Ionic Edge finishing him off. Ryota gets the kill. 2-for-none so far. May susunod pa bang isa? No, mukhang itetrade nila dito si Ryota. No immortality on the Uranus but the damage is not there just yet. Consecration keeping Ryota alive. Mga kaibigan, si Yami naman. Mag-bouncing ball out. Back up by Arvs. Dito, ganoon. Ako naman. Boy pa siya. Isa pa. Isa pa. Boom! Sinasabi natin, trying to buy some time, dumilim na naman, tumalong dito, medyo nagbintes, 3 against 1 member of Ren Esports, Pop Immortality ba? Nagkagulo, kaluwat ka ng parang bakbakan, and knock up after knock up, Lantit, wipe! It's a wipe out, right ato! That's it, wow! Tumawag, sumagot na Mr. Valdez! Oh, binawi ni Ginoong Valdez, para tatlong message yung dumating sunod-sunod, sabi niya okay na, ay hindi pa, sige, 3 games na. Grabe! Bumalik. Playbook Esports doing a great job.